If you're going to kill time, you know, work it to death, no? And make every moment productive, not just for yourself, but if we try to make things worthwhile and productive for other people, then we've done our job. Gusto kong batiin si Major Ace, no? Alam mo, natutuwa ako dito sa nangyayari ngayon dahil ang ganda-ganda nakakaroon talaga ng isang living, breathing, and nurturing and growing relationship ang kapulisan sa ating mamamayan, ano? Isang bagay na talagang kapuri-puri at kasi talaga naman maasa talaga taong bayan sa kanila, no? But we have to do our part as mga laymen, no? So this is really a great thing. And I want to thank you for inviting me dito sa kapihan nyo because I really want to talk a little bit about the organization ng online broadcasters of the Philippines. Now, bakit meron tayo nito? Well, we are the fifth estate, mga kapatid, mga kaibigan. We are the fifth estate. Lalo na dito sa pagpasok natin ng pandemya, nagkaroon tayo ng ibang mga solusyon dahil meron tayong mga panibagong mga needs, no? Corny man, sabi ng mga nakatatanda dati, pag may nagsarong bintana, di bumubukas. Ang dami pong nagbukas ngayon. If you're going to try to find the positive in everything. Now, nagkaroon ng isang malaking boom ever since nagkaroon ng internet radio. At napakaganda po niyan dahil nagkaroon ng bagong option ang mga tao. And having many options is always a good thing. But at the same time, it can be a double-edged sword, no? Like technology, kung talagang isipin, should be our friend. But it is also technology that puts us in harm's way in many occasions, no? So we are still at the infancy stage and naniniwala po tayo na dapat na po natin i-professionalize ang online broadcasting. Dahil ang laki ng tiwala ng tao ngayon sa atin. Alam nyo naman talaga naman hindi tayo magbabanggit, ano? Pero fake news dito, fake news dyan, bias news dito, bias news dyan. Hindi ko na malaman kung pro-Pilipino pa rin tayo o pro-personalities, no? Ako tatanin ako kung kanino ako, para sa Pilipino ako, period, no? Yun ang mahalaga. Eh dahil dito, para lang mga beholden o may mga vested interest, di lahat ng fake news kung saan sila makakagain ng ano. Tayo po ay may kapangyarihan magsaad ng katotohanan, no? There are three things in the world that you cannot deny. Hindi pwede mawala. Hindi pwedeng hindi aangat ang araw, hindi pwede lalabas ang buwan, hindi rin po pwedeng hindi lalabas ang katotohanan, no? But we have this medium. Like I said, we are the fifth estate. We have to put order and a structure para mapanatili po natin at maumpisa natin ng tama itong bagong industriya natin, which is online broadcasting. Ang sitwasyon po kasi, basta meron kang internet, basta meron kang webcam, kahit na yung pinakamura lang sa Shopee o Lazada, meron kang computer o even laptop or cellphone, pwede ka na mag-aba. Hindi po pwedeng, ito po isang matinding kapangyarihan, isang matinding tool. And a responsibility, there's a big responsibility that comes with it. That's why we need to have regulation. And we cannot have regulations unless we professionalize it, no? Kaya naman po, proud po tayo ang ating OOBP ay SEC-registered po. And we are in the works of having it accredited with the KBP, etc., etc. So ang layunin po dito ay mapagkaisa lahat ng mga Filipino broadcasters para po mas solido pong ating boses. Pwede po natin marinig ang kanilang concern. At pwede rin namin sabihin sa kanila na walang pag-iimbot ang mga hindi namin nagugustuhan sa ibang mga palabas na nangyayari. Makikita po natin, para lang magkaroon ng maraming views. May mga hindi maganda tayong nakikita. No, meron paiksian ng suot. Pag pakunti na pakunti nga po yung damit,
Magsasabi lang naman ng news pero dinadaan doon. Eh, huwag po natin kalimutan, tayo po ay mga Pilipino. At ang Pilipina ay tulad ng aming mga ina, ito po ay aming ginagalang. No? So importante pa rin palagi yung how we promote or show ourselves to the world. Because alam nyo naman dito po sa ating mundo, the mistake of one is the mistake of all. No? So we have to have these little guidelines. Hindi naman po tayo sarado isip at hindi naman tayo prude. Pero kailangan po natin pangalagaan yung ating kultura. We know there's the easy way and the difficult way. The easy way is gawin mo lahat ng mali. Maybe you will get your quick fix and the results. But ito po ay hindi pang matagalan. At marami po ang madadamay. No? So we have to have regulations dyan. Meron tayong mga gagawa tayo na listahan na bawat miyembro. And we really advise everybody to be a member of the OOBP. And alam nyo, tayo palagi nakadikit ang tenga natin sa lupa. Tayo po ay hindi sarado sa learnings at patuloy pa rin ang ating pag-observe, pag-aral. Kaya ang OOBP po ay nandito para magsilbihan at para patibayin ang bagong industriya na pinapasok po natin. So yung mga further developments dyan, we'll keep you all abreast because lahat ng mga online broadcasters, kayo po ay dapat sumali po dito. Isasama rin namin dito ang mga workshops on how to do this, how to do that, the right protocol, etc., etc. We have to be professional. We have to have a guidelines sa umpisa pa lang. Kasi kung hindi maayos ang umpisa, hindi po maayos ang pupuntahan natin. Kaya kailangan natin malaman yung history, kailangan ma-orient ang mga members na darating, at sa ganun, mas mapagsisilbihan natin ang taong bayan. Ayan po ang aking update po para sa inyong lahat. Pag hindi pa ako huminto, dalawang oras po ako magsasalita. Thank you so much, Chairman Rannie. Meron nagtanong actually, may nag-send ng message. May nagtatanong of course kasi daw, syempre organization ito. Magkakaroon din ba daw ng mga yearly awards para sa mga members ng OOBP? Absolutely, absolutely. Number one, two reasons kung bakit magkakaroon ng awards. Number one, dapat lang naman talaga bigyan ng award ang talagang nagsilbi. Pangalawa, kailangan malaman ng tao ito. Bakit? Hindi para magyabang ka o para hindi maging inspirasyon. Ha? Alam niyo, pag minsan ang tao kailangan makakita ng sample para bago, uy, maganda nga yung ginawa. Abay, gusto ko rin makatulong. Gusto ko rin maging ganyan. Tapos pangalawa na lang, gusto ko rin magka-award. Napakalaking kasinungalingan kung sabihin natin, hindi tayo, ayaw natin ng awards, di ba? Pero it is continuing the movement of inspiring, no? Inspiring, this will inspire that, this will inspire that. Yan po yung ating habol dyan. Kaya meron talaga tayo niyan, magkakaroon po tayo. Very nice. Thank you so much, Chairman Rannie. Press Louie, Sir Ace, do you have some more questions for Chairman Rannie before we move on with our next headline for today? Yeah, ako, I'm good. And ganda ng insights na pagkakasabi, aligned na aligned into this thing that we're getting into. I'd also like to recognize the presence of Police Brigadier General Baraceros. Sir, thank you for having your time here. At si Ma'am Julie. Ayun, nandito Ma'am Julie Esguera. Tapos may kasama si Ma'am Julie na siya rin po mag... early introduction lang, but mamaya lalo pa natin sila papakilala. Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much, Sir Barry. Nice to meet you finally. Sir Ace, do you have a question para sa ating chairman? By the way, Sir Ace, we would like to welcome you as well to Online Broadcasters of the Philippines being our chairman for the membership naman and for internal affairs. Sir Ace, this is an official welcome po sa OOBP. Ayan, kaya si Sir Ace, sobrang sipag po, kaya naumpisahan na natin tong opening ng membership ng ating OOBP. Ay, good. Thank you. Thank you, sir. To our chairman, Chairman po, kung hindi po natin nalalaman doon sa ating mga kababayan, sa PNP po, meron kong tawagin po kami is the Police Community Relations. Isa po yan sa core competencies ng isang police. Just recently lang po, nireiterate po yan ng ating command that every police officer is a PCR man. So pag sinabing PCR, yan po yung... parang pinaka-marketing po ng PNP or in this case po, this is how we convey
the police, paano po kami makipag-usap sa ating community. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, sir, na ito, yung pong PNP po, marami po tayong PNP officers that are tasked to do this job. So, ngayon, nauso na po yung mga online Dami. Wars na po tayo. So, pwedeng-pwede po nating maging members ang ating kapulisan. Lalo na po yung po may mga tasking ng Police Community Relations. So, yun po, Chairman. Marami po tayo pwedeng ma-encourage. Ay, maraming salamat, Major Ace. Napakaganda niyan kasi, alam nyo, dinalagay natin yung ating perception ng taong bayan. Alam mo, kailangan we need, they are looking for something that is tangible, something na nakakausap nila, na may response. Hindi naman araw-araw makakasalubong mo yung ating kapulisan sa kanto lang dyan. Hindi. Pero pag ito na yung medium, lahat ng tao, si Juan, si Pedro, si Maria, pati si Minerva, pati si Boy Kutnog, ay nag-o-online. No? So, ibig sabihin, marireach natin talaga at sila marireach rin tayo. We are truly all in this together. So mabuhay po kayo lahat at ako, Diyos ko. Itong 2022, nakikita ko talaga liwanag. Thank you very much, sir. Thank you so much, Chairman Rannie Raymundo, ang ating chairman ng Online Broadcasters of the Philippines. Abangan nyo po yung mga susunod na updates sa mga susunod po nating Coffee Mondays dito po sa Hit Radio Online. Rannie, thank you very much. Your final message before you proceed to your next meeting naman. Well, my final message is tayo ay pro-Pilipino. Kung yan po ang ating pag-iisip, hindi yung mga pangsarili lamang. Isipin po natin yung ating buong bansa. Yung mga choices po natin. We have the choice and that choice is to be made and to be done now. No? Please, gamitin po natin ating mga konsensya. At whatever your religious beliefs are, pray for each other. Tayo po'y magkasal. Naniniwala pa rin ako talaga sa Pilipino. At ito po, ang dami po, nagsama-sama na po kami lahat dito. Sumama na rin po kayo at makiisa dito. Isa lang po hangarin natin. Isang napakagandang Pilipinas. At ito po'y kaya-kaya. Hindi po imposible. Mahirap, marahil. Pero wala pong imposible. At kaya-kaya po natin. Mapayapang hapon po sa inyong lahat. God bless you. At sa mga tunay na mga kuya at mga ate at mga bunso araw na nanonood, mabuhay kayo. Thank you very much, Rannie. See you tomorrow sa ating Salad Master Tuesday. Maraming salamat mga kaibigan. Yun po officially ang ating chairman of the Online Broadcasters of the Philippines, Rannie Raymundo. Thank you very much. Up next, we have the police and health calendar updates for November 2021. I'll turn you over this time, of course, Police Major Ace Salvacion for the updates. Ma'am, naka-disable pa yata yung aking nga, sabi ko nga si Sir Louie kasi hindi ako ni-remind. Sabi ko nga, eto na po mga kaibigan, live po kami. Ayan po, ayan, sige po. We are allowing share screen. Ayan na po. So, thank you very much, ma'am. It's my honor to present to you the updates po for this week. Alam nyo po ba, mga kasama, mga kababayan, mga kapulisan, from November 10 to 16 is declared as the National Deaf Awareness Week. Kung hindi nyo po alam kung ano po ito, ito po ay kadahilanan na noong pong 2002, Presidential Proclamation No. 829 declaring the period from November 10 to 16 of every year as Deafness Awareness Week. O, alam nyo na ngayon. Ngayon, ano po ba yung kailangan nating malaman? There are key facts of deafness and hearing losses. Alam nyo ba na maraming tao all over the world, 2.5 billion or 1 out of 4 people are projected to have some degree of hearing loss. Alam nyo rin po ba, at least 700 million will require hearing rehabilitation or 1 out of 10 will have disabling hearing loss. So, ganyan karami po, no? So, ano pa po yung kailangan natin malaman? Asia Pacific Journal said that 15% or nearly 1 out of 6 Filipinos, no? Tayong mga Pinoy, have a moderate or worse hearing loss. Lalo na sa pulis. Pag mahilig po kayong mag-firing, tapos hindi kayo marunong magtakip ng tenga, for sure,
Yan, babalita yan ma'am, ni Ma'am Julie mamaya. I-inform niya tayo kung gano'ng kadaling masira yung ating tenga. At ano pa po? Prevalence po was 7.5 in children. Tingnan niyo po yung ano, yung 65 years old, 49%. So, yan po yung kalaki. So, ano pa po yung kailangan nating malaman sa mga hearing and hearing loss and deafness? Over 1 billion young adults are at risk of permanent avoidable hearing loss. Ano ibig sabihin ng avoidable? Pwedeng hindi mangyari. E kamo lang, napakahilig na po natin magpatugtog ng napakalakas at kung ano-ano pa po. So, yan po. Ano pa po? Meron pong 5% of the world's population or 430 million people require rehabilitation. Alam nyo kung gaano kamahal? 750 billion according to the WHO. So, untreated, global cost of 750 billion. Imagine ninyo yun. Lost in salaries, career progression, unemployment. Ganyan po karaming tao ang mawawalan ng trabaho just because nawalan ka ng pangdinig. Ano pa po? According to Marites Raquel Stellar Corpus, an estimated daily income of a deaf is between 35 pesos to 60 pesos. Imagine niyo, ganun lang kaliit ang kinikita nila dahil lang wala po silang pandinig. So sometimes they don't even earn at all. Ano pa po? Hindrance to economic growth and deaf community. Wala ho silang access sa impormasyon at komunikasyon. Problema rin po ang free livelihood training. Yun po yung nakita din sa study na to, ha. Hesitance to invest due to fear of failure. No? Lack of knowledge in marketing. Wala pong kapital. Wala pong knowledge in development, livelihood, and entrepreneurship. Non-prioritization of deaf job applicants. Pero, good news, andito po ang Philippine Institute for the Deaf. Sila po ang nangangalaga sa deaf community. So, buti na lang, nandyan sila, Ma'am Julie. Ano po? Causes of hearing loss are as follows. Nung bago ka pa man pinanganap, meron tayong genetic factors at saka yung intrauterine infection. O, sa mga hindi naniniwala sa vaccine, yung rubella po, no? Pag kayo po ay nahawa, nako, kawawa po yung ating mga anak. Ano pa po? Pag dito naman po ay perinatal prelude, yung birth asphyxia, yung nawawalan ng oxygen yung bata, yung hyperbilirubinemia, no? Yung severe jaundice in neonatal period, low birth weight pagka yung bata kulang sa timbang, at other morbidities. Ano pa po? Pag ito po yung mga bata hanggang adolescence, ano naman po ito? Ito po yung nagkakaroon ng tulok, yung sabi natin, no? Otitis media, collection of fluid in the ear pagka po mahilig mag-swimming tapos hindi po nagkakaroon po ng tubig, at meningitis and other infections. Ano pa po? Pag adult naman po and older age, meron po tayong chronic diseases, no, na apektuhan po yun. Ano pa po? So kayo pong nagsisigarilyo at yung may otosclerosis and age-related degeneration. So, factors across lifespan, marami po ito, no? Hindi ko na po iisa-isa yan, pero makikita nyo po ito sa mga post namin. So, may trauma of the ear. Pagka po tayo ay nauntog o nahampas, just recently, may nakita po akong binalita sa gabi, no? Yung mga kabataan natin ngayon, ang hilig-hilig yung mga rumble, batuhan ng mga bote at kung ano-ano. At yun, pag tinamaan ka sa ulo, delikado. So did you know that United Nations Convention on Human Rights, Rights of the Person with Disabilities is the 8th treaty signed by the Philippines? So meron pong batas para dyan. And according to the Republic Act 727, the Magna Carta for PWDs, alam nyo ba na 5% of all casual emergency and contractual positions ay dapat reserved for the disabled persons. So, meron pong paraan para magkaroon po ng trabaho ang ating mga kasamahan, no, ng mga PWDs. Ano pa po? Did you know that in October 30, 2018, based on Republic Act 16006, the act declaring that the Filipino Sign Language as the National Sign Language of the Filipino and Deaf. Alam nyo ba, hindi ko alam na meron palang Filipino Sign Language. Ang alam ko lang, iisa lang sign language. Pag sinabing sign language, isa lang yan. Ngayon, alam ko na po na meron po palang Filipino Sign Language. Mamaya po, didiscuss po yan ni Ma'am Julie.
So, kami naman po sa kapulisan, paano po namin tutulungan ang deaf community? Yan po ang magandang tanong. And para sa mga nakakapanood po dito, comment down below po kung napanood nyo po to after our broadcast. So, sa mga kasama po natin na nandyan online at nanunod po sa amin, streamline, please comment po and then babasahin po namin yung mga tanong po ninyo. Yan lang po. Ma'am Gail, thank you. Thank you very much, Police Major A. Salvacion, for our police and health calendar updates for the month of November. At this point, bago po siya tumuloy sa kanyang next meeting, we would also like to welcome to the show Police Brigadier General Noel Baraceros. Sir, good afternoon po. Welcome po sa ating Coffee Mondays. Nagkape na po ba kayo? Yes, madam. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy to join yung ating magagaling na mga member ng advisory group. So, Sir Louie, Ma'am Gail, Ma'am Julie, Ma'am Marie Chris, and of course, yung napakagaling na kasamahan natin, si Ace Salvacion. Unang-una po, nagpapasalamat kami for engaging us and we know for a fact that kayo yung tinatawag namin na game changer dun sa aming strategy kasi for so long a time, we are trying to do everything on our own and by engaging yung tinatawag nating ating napakalawak na mga stakeholders. Ang dami nyo pong nagagawa para sa PNP. For example, itong initiative nyo po na ito, napakaganda po dahil this is one way actually. Ito yung isang medyo pagkukulang namin eh. How to communicate yung ating mga programa sa ating mga kababayan. Knowing for a fact that, for example, especially with this pandemic, tama-tama po yung online broadcasting na ginagawa natin para ma-share po natin yung kaya nito. Actually, I have been discussing kasi we have a plan also to conduct yung National Advisory Summit, which is basically will be the next week. So dito po, magsasama-sama yung lahat ng advisory group natin. Para pag-usapan po, paano pa po natin matutulungan ang PNP para ma-propagate yung kanilang mga programa. And of course, gusto rin nating malaman yung mga challenges ano, ng ating mga kababayan so that ito yung matulungan natin na ma-address. And I thank Ace and of course, sila pang Julie. Because ito po yung isang area na hindi pa po talaga natutulungan or nabibigyan pansin ng ating kapulisan. And I think with the platform that you have, yung online broadcasters, maraming salamat din kay Sir Rannie kasi in-involve niya yung ating kapulisan. And I think ito siguro, Ace, ano? Maganda siguro na ma-organize talaga natin yung lahat ng ating mga online. Kasi hanggang region po yan, naibaba nila eh. Hanggang provincial police offices. So maganda po na paano, ma-propagate talaga natin. This is one way na mas mapaganda siguro natin yung ating pagsisilbi sa ating mga kababayan. So again, Ma'am Gail, Sir Louie, and of course, yung ating ibang mga partners. Maraming salamat po. I think ito talaga tayo dapat mag-collaborate, especially now, ang daming mga fake news na banggit kanina ni Sir Rannie. And siguro, ito yung i-propagate natin, ano, ACE, even with our PIO sa dito. Every Monday ba ito? First time po kasi. Yes, sir. Yes. Every Monday po. Every Monday. You're always welcome, sir. No. Yes. So ito siguro yung plan, yung i-propagate natin na one hour. So they could spend time, even yung ating mga regional police strategy management unit, siguro we could entice them to go online during this time. So again, Ma'am Gail, Sir Louie, maraming salamat po. This is just a start and I think we could collaborate more on how to help the PNP. Sabi nga ni Sir Rannie, this is also, kinabit na po natin kasi yung ating programa, yung Patrol Plan 2030, sa ambition natin 2030 para makatulong tayo dun sa nation building, especially with the pandemic now. Siguro ang next na gagawin natin, how we could help recover yung ating bansa. So hindi lang po kasi yung gobyerno dapat yung inaasahan natin. Of course, each and every one of us should exert yung kanilang effort para makatulong po. Sama-sama, mga magtutulong-tulong. Sabi nga ni Sir Rannie, mahirap gawin pero kaya. Salamat po.
Thank you very much, Police Breeder General Noel Baraceros. Actually, si Sir Barry is the chairman of the RAGPTD Regional Advisory Group for Police Transformation and Development. Thank you very much for joining us today. We hope to see you again next week po para sa ating Coffee Mondays. Sir A, Sir Louie, meron po ba kayong makatanungan kay Sir Barry before we move on with our next headline for today? Yung sa akin lang, sir. Sorry. Good. Baka lang po makalimutan natin, si Sir Barry din po ang president po ng Bayaning Pulis Foundation po. So sa mga kapulisan natin na baka po kayo po ay I know, sir, marami na po natulungan yung Bayaning Pulis Foundation. Sir, just a short brief announcement lang po regarding Bayaning Pulis Foundation. Yes, thanks for plugging that up, Ace. May mga gusto po tayong tulungan kasi yung mga beneficiaries, anak, kapatid ng ating mga tinatawag na police heroes, mga bayaning police. Ito yung kwan, mga kasamahan natin na sa paggawa po nila ng kanilang tungkulin ay sinawang palad na masawi. Yung iba po ay totally naging disabled po sila. And pinaparapat yung ating mga kapulisan, they are the sole breadwinners ng kanilang pamilya. Yung iba, wala pang asawa pero sila nagpapa-aral sa kanilang mga kapatid. Yung iba ay tatay, nanay, so ate or kuya. And nakakalungkot po na sa kanilang pagpanaw ay kawawa po yung kanilang mga mahal sa buhay. So in a small way, kinausap po natin dito yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, and they readily agreed to support us dito po sa ating initiative. So we have just started last year and we have initially 22 beneficiaries. Siguro sa susunod, isi-share ko po maybe online, ano? Baka pwede natin i-share yung website ng Bayaning Police Foundation. Pwede pong mag-click some to donate voluntarily yung kanilang services. Yung iba na merong extra mga bariya, baka pwede nilang itulong po. So ito po ay isang maliit na paraan lang po to honor yung sakripisyo ng ating mga mahal na bayaning police na nag-uwis ng kanilang buhay para sa bayan. So thank you, Ace, for plugging that up. In on next Monday siguro, kung pwede na-share ko yung simple advertisement ng Bayaning Police Foundation. Yes, again, maraming salamat po. Yes, please po, Sir Barry, para naman po may pakita natin yung ginagawa ng mga kabutihan ng ating mga kapulisan. Thank you very much, Sir Barry. Sir Ace, do you have any more questions? Sir Louie? Yeah. There's a sure na yung commitment na ni Sir para sa next week. Baka regular na sa Coffee Mondays yan. Thank you, sir, for your actual... Yes! Thank you, sir, for for your time and support. We really appreciate it. Ang haba na na-share dito ni sa akin, Chairman of National Advisory Group for Police Transformation and Development, Founding President, Bayaning Police Foundation, former director at the foundation, then former director, Center for Police Strategy Management, PNP. Grabe, sir. Ang laki na rin po nang naitulong nyo sa ating kapulisan, and then ngayon po ni-extend nyo pa po yung valuable time niyo to be in Coffee Mondays. Sincere appreciation, sir. Thank you so much. Thank you very much, Sir Barry. Thank you so much. Wow, it's really an honor to have you here, mga kaibigan. Moving on with our Coffee Mondays. At this point, we're going to give you the RAGPTD updates as a regional advisory group for police transformation and development by yours truly. So this morning, we had actually the special awarding ceremony. This is an effort to strengthen the bond, advocate good governance, and build friendship amongst PNP, RMDU, and RAGPTD. A special awarding ceremony was held today at the NCRPO grandstand in Camp Bagong Diwa, wherein all the RAGPTD members were recognized and were given a plaque of appreciation. And of course, some of our RAGPTD members, such as Councillor Pami Zamora, was also awarded for her efforts. And of course,
for her unwavering support extended to the Regional Medical and Dental Unit NCRPO as a member of RAGPTD for the donation of the pneumococcal and flu vaccines for the frontliners of NCRPO. Moreover, an award was also given, a plaque of appreciation to Ms. Ninia Allen Galema, a registered nurse, of course, for her unwavering support extended to the RMDU-NCRPO and RAGPTD for the donation as well of the pneumococcal and flu vaccines for the frontliners, and of course, continuing support to strengthen the existing hypertension and diabetes campaign of RMDU. Given this 15th day of November 2021 at the NCRPO headquarters Camp Bagundiwa, Bikutan, Taguig City, signed by Police Major General Regional Director of NCRPO, Vicente D. Danau Jr. Serbisyong tama, tapat, may tapang at malasakit para sa mamamayan. Of course, yours truly was also given a plaque of appreciation for the Coffee Mondays that we're having since last month. And thank you so much for recognizing our efforts. Maraming salamat, RMDU. And of course, maraming salamat din, Police Major General Vicente Danau. Of course, I'd like, of course, to honor our RAGPTD members. We have Father Salvador Pablo, our chairman, your truly the vice chairman. We also have Honorable Amparo Maria Pami Zamora, our members, Dr. Eligio Maghirang, Dr. John Juliard Go, Attorney Reynaldo Flores. We also have Mr. Louie Domingo, Ms. Ninia Allen Galema, and of course, our newest member, Mr. Marvin Rodriguez. Yan po mga kaibigan ng ating RAGPTD updates for today on our Coffee Mondays, November 15. Up next, we have the daily highlight on police and health news. Welcome back, Police Major Ace Salvacion. Sir Ace? Thank you, ma'am. At i-share ko lang, ma'am, na may bago na pong tatay ang aming kapulisan. Wow! So as of November 12 po, last week, Friday, nag-take over na po si Police General, hindi na po Lieutenant General, General na po, Police General Leonardo B. Carlos, who was formerly the Chief of Staff of the Philippine National Police, but now he is now the father of all the PNP, 230,000 strong PNP personnel. So ganyan po, no, may bagong ama natin sa ating kapulisan. So just to at least give you an idea of who he is, at least I hope we can give you a little bit of a background yung tungkol po sa ating bagong ama, no? Si Police General Leonardo B. Carlos took over Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Liazar on November 13, 2021. He was born in Lucena City, Quezon, to parents Osmundo Dodi de Ocampo Carlos of Tayabas, Quezon. And ang kanyang nanay is Orlinda Sabare Bernando of Guian, Eastern Samar. So galing po pala siya, no? He hails from Quezon and Samar. His father is a marine biologist who headed the Enverga University Marine Biology Center in Padre Burgos, Quezon. And his mother is a registered nurse. Naku, malapit na malapit sa akin. No? Sa mga, yes, mga nurses out there, ang nanay po ng ating Chief PNP is a registered nurse who worked at the Quezon Provincial Hospital. He spent his early childhood years in Guian, Eastern Samar, and eventually moved back to Cavite City and Lucena City, where he finished his elementary education at St. Joseph College in Cavite City in 1979, where he graduated with academic excellence. Ako, itong Chief PNP natin talagang mataas po ang kanyang mga natapos. Has the highest final grade, general point average among his class. He took his secondary education at Luzonian University Foundation. Mga taga Luzonian University, siya po ay taga Luzonian University ng Lucena City, where he graduated salutatorian. Naku po, tinan mo, wow, academic excellence na salutatorian pa noong 1983. And he took the
University of the Philippines College Admission Test and passed and spent 1 year as a freshman student at UP Diliman Campus, but because he entered the Philippine military on at Baguio City in 1984, Sir Carlos served 4 years of regimental life at PMA and in April 1, 1984 and graduated on March 8, 1988. So class Maringal, class of 1988 po. He belong to that class. And he will retire on May 8, 2022, a day before our election day. So May 9 po tayong election. May 8, magre-retire na po si Sir. Ah, by the way, ka-alumnus ko rin po si Sir Carlos. He is a graduate of Asian Institute of Management. Ganun din si Sir, nice. Si Sir Baraceros. He is also a graduate of a Master's in Management in Asian Institute of Management, which I also graduated as Master's in Development Management. So yan po yung aming bagong ama sa ating kapulisan. We hope you know a little bit about our father. Thank you very much, Police Major A. Salvacion. Sir Louie, kailan kaya tayo papasok sa AIM? Naki-CR lang ata ako noon doon eh. Pero only talaga, the best really, daming mga tao just really aiming to get there, study there, have peers that are, you know, very smart, full of wisdom. And the instructors there are, you know, sharing their wisdom. Para po, ulit, the technology way back may be different now, may be wrong, pero these people keep on, you know, parang Sir Ace keeps thinking of the development, ano na naman ba yung bago, how to make things better. Kaya po, ang produkto nila, not to promote them, but these people really come out as, you know, well-bred. Yan, well-bred. Thank you very much, Sir Louie. Up next, mga kaibigan, we have our RMDU News. For the Regional Medical and Dental Unit, let's have Police Major A. Salvacion to introduce our special guest for today. Okay po, ma'am. Thank you very much, ma'am. It's my privilege to introduce to you our next guest who happens to be the OIC or the Officer in Charge of the Dental Service Section of the RMDU, no less than Police Major Citadel Tadiosa. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ms. Gail. Magandang hapon din po at salamat sa pag-introduce po sa akin, Sir Ace. And sa lahat po na nakikinig at nanonood po ng ating Coffee Mondays, good afternoon po. Huwag na natin patagalin. Yung oras na to. Alam ko si Sir Louie, maraming tanong yan eh. Okay, so umpisa na natin, no? Ma'am, ano po ba ang trabaho ng isang OIC or in this case the chief of the dental service section of the regional medical and dental unit? Ano po ba ang role po ninyo dito? As the OIC po, ino-oversee ko po lahat na nagagapanan po namin mga functions po namin dito sa ating dispensary. Lalo na po ngayon, medyo limited po ang ating treatment due to pandemic. But in a way po, kahit paano po, nakakapagsilbi pa rin po naman po tayo sa ating mga PNP personnel, their dependents, and authorized civilians po. Meron po tayo dito sa ating dispensary. Sa ngayon naman po is we are, capable na po tayo na maka-treat ng patients, provided lang na we are requiring them to have a negative RT-PCR result prior to treatment. Kasi sa ngayon po talaga ang mga dentist po, kami po ay compromise po na makakuha po ng virus dahil ang COVID-19 concentrated po siya sa respiratory tract natin. And pag open pa lang ng kanilang mouth, salong-salo na po namin. Kaya po sobrang ingat po at doble ingat po ang ginagawa po natin bilang mga dentista po. Imagine niyo yun na Ma'am Gail, Sir Louie, no? Hindi po alam ng karamihan kung gaano kadelikado ang trabaho ng isang dentista. Akala natin, bubunot lang ng ipin yan. Hindi po, lalo po sa panahon ng COVID. Imagine niyo, tapos biglang naubo. Imagine niyo yung laway na tatalsik. Yes, ilalapit pa, 'di ba? Lalapit pa. Yes. Apo.
So anyway, they're keeping the smiles on the faces ng ating kapulisan, di ba? Yes, kasi, po sir. Yes. Yeah, diba, para. Oh, di ba? Kasi yan pag tinignan natin ang standard bearing ng isang tao, they're pleasing enough maliban sa kung gugusto nila nakakatakot sila for the authority is to be very approachable, you know, with a smile at lalapitan na supposed to be gone were the days na yung mga bata tinatakot ipapaano ko sa pulis. So parang natatakot sila palagi, di ba? Oh, may pulis, wag kang, di ba? So gone were the days of that is more open arms na po ang acceptance sa mga kapulisan. That's a smile. Yes, yan po, yan po. Galing, galing. Okay, ma'am. Second question agad para diretso tayo. Ma'am, ito, marami nagtatanong sa akin. Ma'am, pag-recruitment po ba? Ano ba ang kailangan para pumasa po ako bilang civilian po ako at gusto kong maging police? Ano po ba yung basic requirement ng isang tao na gustong mag-apply? Ano po ba ang kailangan sa ipin ko? Okay. So first and foremost po, meron po tayong minimum requirement na number ng ipin. Hanggat maaari po, one or two missing lang po. And if there are missing teeth, they are replaced by removable partial dentures as much as possible po. Sana kumpleto. Pero in the advent of caries at marami po nasisira, meron po mga tao na natatanggal lang po ng ipin. But we require them na yung all missing tooth, all missing teeth are replaced po para maging functional pa rin po at maka-chew pa rin sila maigi, makapagsalita pa rin sila maigi na kumpleto po ang kanilang ipin. Secondly po, yung ating po mga impacted teeth, yung po bang mga hindi lumabas na wisdom tooth na tinatawag o yung mga third molar, kapag impacted po siya, hindi po siya makalabas, we require them removal of these impacted teeth po. And disfiguring spaces, lalo na sa harap, we require them na naayos po through orthodontic appliances or braces. So kasi po, naniniwala po tayo na dapat ang mga pulis po ay kaaya-ayang tignan. So kapag may disfiguring spaces po sa mangipin po ng ating kapulisan, medyo inaayos po natin yun. Magpa-braces po muna sila, mag-undergo po muna sila ng orthodontic treatment prior to their application po sa atin. Ma'am, so ituloy. Oh, ma'am, ituloy ko lang, ma'am. Ha? Kung kanina gusto magpulis, ngayon naman po, paano kung dentista ka? Isa kang dentista tapos gusto mong pumasok as katulad mo, ma'am, 'di ba? Kayo po ay dentista. Paano yes, kayo nakapasok sa PNP? Okay. Una-una po, ako po ay dating non-uniform personnel as dentist one po sa DOS, dito rin po sa atin sa PNP. So, dati-dati po limited lang po ang aking work doon lang po sa ating dispensary. Nung nagpulis po ako, mas naging wide po yung aking ginagalawa. Nakalibot na po ako sa Mindanao at nakapag-duty na rin po ako sa Mindanao. Wala pa nga lang po Luzon. So kapag dentista po ako na gusto pong pumasok sa PNP, kailangan po ikaw ay licensed. At na-pass mo rin po at naipasa mo rin po yung mga requirements katulad po ng agility, ng BMI, neuro. Kailangan po may pasa yun para maging isa kang dental officer po. Wow, paano ba yan Sir Louie? Kailangan pala perfect na perfect yung ipin natin para makapasok tayo sa PNP. But anyways, segue ko lang. Sa pagkakasabi lang naman, basta gawan nila ng paraan, you know, when you really plan for something na gusto ko paglaki ko maging police, is alagaan na natin from the start ng ipin pa lang. Alagaan mo na from the start. Yes. Mata, tenga, umamaya. Yan naman, yes. Tenga, di ba? So para pagpasok mo, it's talagang, kung sabing ready for combat, ready for duty na lang din siguro. Di ba? Yes. Oh, yes. Play in our favor. Yan. Napagkabi yes, mga defects na ganyan. Yan. I'd like to thank si Ma'am Tadiosa, Sir Ace kanina. Sobrang alagang-alaga ako kanina. Kulang na lang bubuhatin nila ako sa hagdan tsaka sa ano, punta sa CR. But thank you very much, Ma'am. Really appreciate the warm welcome and sa, you know, sa pag-alaga nyo kanina, sa pag-assist sa amin during the awarding ceremony. Super, super thank you talaga. Hopefully,
buwan-buwan, monthly, ma. Ano, merong ganun. Kasi ang sarap kanina nung hinanda ni, ano eh, ni Madam De Leon eh. Sarap nung kanyang kutsinta na itim na kung di na-try ni Sir Louis. Sayang nga lang talaga. But you should really try that. I think we have more questions pa para kay Ma'am Tadiosa, Sir Ace. Please go ahead po. For now, ma'am, i-cut short lang po natin yung kay ma'am since mag-overtime na po tayo doon kanina. And we still have one more guest for our usapang PWD. Anyway, ma'am, napag-usapan naman natin, ma'am, last time na magkakaroon tayo ng special feature po ng Coffee Mondays that will only talk about usapang ipin. Usapang ipin. Talagang wala tayong pag-uusapan, no? I-invite natin lahat ng mga dentista ng RMDU. Wow. So lahat ng gusto ninyong itanong. So sa mga nanonood po dyan online at saka yung pong makakapanood po nito after po ng aming show. Uh-huh. If you have questions po, no? If you have questions, please comment below. Ano po yung mga gusto ninyong itanong at ano ba yung umaagam-agam ninyo? Yes. Paano ba ang pasta? Ano ba kaibahan ng root canal? That's pwede right. ba itong mga ipin ng gold sa PNP. Pwede ba to? So, yan. Itanong nyo po yan doon sa aming Facebook page or YouTube. So, yes. You can go there and then ask po para po pagka nagkaroon na po tayo ng Usapang Ipin Coffee Mondays edition. So, doon po natin pag-uusapan lahat ng Usapang Ipin. Okay po. Interesting so, yan. At this point, mga kaibigan, would like to hear a final message, of course, from Police Major Sita Delta Diosa. Ma'am? So for our final message po, kami po sa RMDU Dental Dispensary, kami po ay wholeheartedly tumatanggap po ng ating mga pasyenteng kapulisan na nangangailangan po ng pangangalaga ng kanilang mga ngipin. Please feel free to approach us po. Nandito lang po tayo sa dispensary. Rest assured po na asikasuhin po natin ang ating mga kapulisan, kanilang matipendes and authorized civilians na magsisik po ng dental treatment sa ating facility. Thank you very much once again, ma'am. See you again soon. Maraming salamat po mga kaibigan. Ang ating special guest for today para po sa RMDU News. Up next mga kaibigan, usapang PWD of course with our head po ng project na to, DJ Gray. But before that, we would like to thank of course Pix Coffee. Maraming salamat para sa ating kape sa hapong ito. HP Trading, thank you so much. HP Trading and Air Conditioning Corporation, located at Victor Cruz Extension, San Antonio Village, Makati City. At this point, we have the Usapang PWD. Ako, ma'am, sir, ito po yata, dito ako na-excite. Totoo po yun. Ha? First time po itong segment na to, and I think there is nobody less na kailangan nating i-invite po. Ito po susunod natin na bisita ang special guest natin. Sir Louis, please do the honor, sir. Oh, gladly. Actually, hindi naman tayo mag-deny dito, but it was actually spearheaded by, of course, our very own Magilas is Salvacion. Na parang isip lang naman dun is, napakasimple, after all these years, tapos, meron bang programa sa ating kapulisan that caters to help, diba, give, diba, people with disability a voice? Diba, ito, start it off. Ito po yung sa atin with the Philippine Institute for the Deaf, nag-respond agad. Sige, siguro, sabi mo nga, is, diba, siya yung nag-respond agad to that calling na to put a voice onto this, no, na so to speak. Pero introduce ko na po si Ma'am Julie G. Esguerra, isang speech therapist, yan, founder and president Philippine Institute for the Deaf, first oral school teaching deaf children to speak and succeed. Yon, so hindi lang pagsasalita, kailangan mag-succeed, mag-thrive, mag-confidence siguro yung sabihin nun, no? One of the 100 women who made a difference, Philippine Centennial Celebration 1999. Okay? One of the 10 outstanding Manilans, okay? Mga taga Manila, and one of the 10 incredible Pinoys. Totoo naman talaga yan. International Public Speaking Champion, Toastmasters International Organization, PNU, eminent alumni, MAPA High School, Blue Falcon Awardee, among others. Kung mahaba po, ubos na naman ang isang oras. Let us welcome Ma'am Julie Esguerra. Hello, ma'am.
Literally save the best for last eh. Kaya kung kayo, sabi nyo, nakikinig, ala ko pang PWD, etong na po, ang pinakahintay talaga ninyo. Good afternoon, Ma'am Julie. Welcome to the show po. Yeah, magandang hapon sa inyong lahat. Salamat, Ma'am Gail, Sir Louie, and Sir Ace. Okay, sa pag-invite sa akin. Kaya ako nagmadaling tanggapin yung invitation ni Sir Ace. Kasi tamang-tama yung tawag sa amin, it is the Deaf Awareness Week. Eh dahil doon mismo sa Presidential Proclamation 829, nakalagay yung pangalan namin doon na kami ang lead agency. So pag hindi ako tumugon sa imbitasyon, baka mapatawag tayo sa Malacanang. So it's Deaf Awareness Week. Tuwing second week of November namin sineselebrate lahat ng mga agencies for the deaf and also yung mga government special education centers all over the Philippines. We nakatuto kami para magkaroon ng mga public awareness campaigns. So nagpapasalamat ako sa inyo at invited kami rito. So simulan ko na ha, medyo mahaba-haba yata itong slides na ipapakita ko sa inyo dahil hinilingan niyo ako ng introduction about the Philippine Institute for the Deaf. So mag-share screen ako. Paano ba ginagawa ito? Pero ma'am, sino po makasama natin ngayon? Ayaw nga pala. Pasensya na. Andyan po ang ating principal, si Ma'am Maricris Ibayan. Ayan, nakadilaw siya. Pero hindi po siya dilawan. Okay. Tapos si Ma'am Evelyn, yan, si Ma'am Evelyn Kataga, siya po yung ating assistant director. Siya po ang namamahala ng ating mga public awareness campaigns, marketing, at saka yung mga government reportorials, including yung mga sponsorship of children. Yan. So siya yung naghahawak ng mga pondo. Kaya kung kailangan nyo ng pondo, si Ma'am Evelyn ang tatawagan natin. Aha! Perfect talaga to. So, mag-share screen ako para ma-introduce ko na sa inyong aming yan, school. Yan. So, nakikita nyo na ba? Ayun. Yes. Yan, ma'am. Okay tama? Po. Yan na ba? Yes, po. Okay. So, ito yung Seria Esguerra Memorial Foundation. Yan yung aking nanay. Kasi nasa Amerika ako na speech therapist ako doon, nasabi niya, nung nag-retire siya sa Department of Education as the mother of special education in the Philippines and as the chief of special schools, nag-retire siya nung 1986. And nasa Amerika ako, sabi ko, ikaw nang pumunta dito, masarap ang buhay dito. Sabi niya, hindi, you come home. You give your country another chance. Yung mga ganyan. So, hindi ko siya pinapansin. Dahil masarap ang buhay ko doon, namang $75 an hour. That was like 35 years ago. Malaki yun, no? So, tatlo lang yung pasyente ko. Naglalakwatsa na ako maghapon. So, pero dinaya niya kasi sinabi ni Dr. Esguerra na she's dying. So, bigla-bigla ako umuwi. Yung pala hindi. Prank lang pala. So gusto niyang itayo itong foundation na to kasi yung ating mga deaf hindi matututong magsalita kung hindi namin itatayo itong paaralan na ito. Kasi yung ating deaf education nagsimula sa Philippine School for the Deaf in Pasay. Ito yung pinakamalaki na government school. Pero sila ay nagtuturo through sign language. So itinayo naming Philippine Institute for the Deaf, isang pribadong NGO, okay, na non-profit na stock na nagtuturo sa mga pipe na magsalita. So nung isulat nila ang tukol sa akin sa dyaryo, nung minsan isang kolumnista, sabi, ayan si Ma'am Julie inviting natin sa Congress kasi napapasalita niya ang pipe at napipipi niya yung mga nagsasalita. Yan mga So, ito ang Seria Esguerra Memorial Foundation. Makikita niyo maraming logo sa loob. So, explain natin sa, explain natin yung mga logo. Ayan. So, yung tatlong logo, yung unang-una, tinayo namin yung foundation, speech clinic lang. Nagpapasalita lang kami talaga ng mga deaf
at including yung mga iba pang kapansanan sa pagsasalita, including ngongo, stuttering, speech ng mental retarded, at kung sino-sino pa yung mga may regional accent, halimbawa kung Bisaya o Korean, Hapon, gustong ituwid yung pagsasalita nila. So ang tinayong namin yung speech lab ng foundation, okay? Eh dahil nakapagpasalita kami ng mga deaf, kinlamor ng mga parents na magtayo kami ng school. Ayaw na daw nilang pabalikin yung mga deaf na anak nila dun sa sign language school. So natutuwa sila ng ang mga deaf na anak nila nagsasalita. So itinatag namin noong 1988 itong Philippine Institute for the Deaf. And then nung mag-graduate na yung mga unang batches namin sa Philippine Institute for the Deaf, nahihirapan silang mag-integrate sa regular schools kahit pa natuto na silang magsalita at mag-lipread kasi may Filipino language doon. Ang ginagamit po naming medium of instruction sa Philippine Institute for the Deaf is English. So pagdating nila sa high school at nahihirapan sila sa mga ibong Adarna, sa mga El Filibusterismong mga sibika at kultura, hirap na hirap sila. So itinatag po namin itong Integrated School of the Philippines kung saan nag-iimbita kami ng mga regular na walang kapansanan ng mga high school students para sila ay umupo nakaklase ng mga deaf. Para dun pa lang sa high school level, mamingle na namin ang mga deaf at saka mga hindi deaf. Okay? So, yan yung ISP. Pero under po lahat yan sa Seria Esquerra Memorial Foundation. Eh dahil nag-pandemic po, di ba, noong 2020, okay, ito naman ngayon ang bagong tatag namin, IPID. So, it parang Internet Philippine Institute for the Deaf yan. Ito po yung online program. So, wala pong pumapasok ngayon dito sa eskwelahan namin. Lahat ng teachers work from home at lahat ng mga bata natututo lang through their computers and internet. Yan. So, ang Philippine Institute for the Deaf po, binigay po sa amin itong building ni former President Fidel Ramos nung malaman niya na kami yung kauna-unahang nagpapasalita ng deaf. So nagdala po kami ng mga deaf sa Malacanang. Natuwa siya, nakita niya lahat ng deaf doon, nakakausap niya at nagsasalita, tumutula, kumakanta. So ito yung building, it's an AFP building. Ito yung parang warehouse noon ng Presidential Security Group dito sa Nagtahan, Pandakan, Manila. Binigay sa amin. Talaga nga? Ito yung parang, nandito nga sa tabi namin yung mga firing squad, kaya minsan nagugulat yung mga bata pag nagpa-practice sila ng firing, ang ingay, maglalagay kami ng mga mufflers namin. Hindi magkapit-bahay. Yes po. Sir Ace. Alam niyo po ma'am, na-assign ma'am ako sa PSG for 5 years. Panahon po nito. Talaga? Yes. Okay. Pero, sorry ma'am ha, hindi ko alam na meron pala Institute for the Deaf ma'am doon. Ngayon ko lang nalaman. Kung alam ko lang. Ano na kami ngayon dito? 33 years na kami. 33 years. So binigay niya Fidel Ramos ito sa amin. Natuwa siya na maganda na tayo yung pangalawang country sa Asia Pacific na nagtuturo ng deaf magsalita. Ang unang country ay Japan. Kaya lang, yung mga neighboring countries natin, hindi pupunta ng Japan para matuto yung deaf nila magsalita. Kasi ang turo doon ni Pongo. Sino naman ang gusto magsalita ng Pongo? So tayo lang po yung parang international school na pag nagpunta rito yung mga tiga Dubai, tiga Bahrain, kay Malaysia, Indonesia, pag nagpunta rito, English, matututo yung deaf magsalita ng English. Kaya lahat ng tawid-tulay lang guys, dito English speaking, including yung aming mga indigent deaf children na meron nga kaming batang nakatira lang sa Kariton na wala naman siyang address, nandun lang sila sa kanto ng Vito Cruz nakatira. Natuto siyang magsalita na yung mga kalaro niya sa kalye, sinasabing, mahirap ka lang ha, bakit English speaking ka? So kasi yun ang salita siya, pero English ang natututunan nila. Okay? So, yan po yung aming maliit na building, two-story building, nandyan na po lahat. Okay? So, ito po yung aming vision and mission. It's really the teaching of the deaf to speak, lip-read, and converse.
Kaya po ang mga deaf mute kasi yung naririnig po nila distorted. For example, ang pag nagsasalita tayong ganito, ang naririnig nila ganon. So hindi nila ba, kaya pag umuungol sila, akala nila nagsasalita sila sa atin. Hindi nila alam yung ginaya nilang narinig nilang tunog eh mga ungol lang pala. Kaya pag napunta sila dito sa amin, tinuturuan namin silang ibuka ang bibig nila, i-place yung mga speech organs ng tama para nila mabigkas ang bawat tunog. Yung isang tunog, pag kinumbine namin sa pangalawang tunog, nagiging syllable. Yung syllable, nagiging word, nagiging phrase, nagiging sentences, at kung ano-ano pa. Kaya ito yung oral method na opposite po ng sign language. Kaya lang, kailangan rin po natin yung sign language kasi hindi lahat ng deaf pwede namin tanggapin sa oral method. Okay? Kasi po yung mga average at above average IQ lang ang pwede namin tanggapin kasi mahihirapan po yung mga batang below average IQ na mag-lip read. Kasi ang lip reading is requires intelligent guesswork. Ayan, so kailangan may konting intelligence para ma-figure out mo ano ba yung sinasabi nitong taong to. Kasi kahit anong gawin natin, hindi na natin magagamot ang pagkabingi nila. Matuturuan lang natin sila magsalita, pero bingi pa rin sila. Not unless, mamaya may explain ko kasi merong cochlear implantation na na-discover nilang gawin na magkakaroon ng bionic ear. Okay? So itong mga pictures na ito na ganyan, tinuturuan namin yung bata na maramdaman yung mga boses na ito may g-g-g-b-b. So meron silang kailangan bigyang yung vocal cords nila kailangan magkaroon ng ano ng vibration. Meron rin mga tunog na hangin lang. So tinuturo namin sa kaya makikita niyo dito yung mga nag-o-online ngayon, yung mga teacher kaharap nila sa laptop nila diyan sa babang picture na ginagaya nila yung mouth ng teacher para nila mabigkas ang mga salita. So oral method po ito, okay? And then ayan po, nagpo-provide po kami ng mga seminars, no, year round ito para sa mga family members, sa mga SPED teachers, sa mga kahit mga regular teachers para po pag nagkaroon sila ng mga estudyanteng may kapansalan sa pagsasalita or deaf, alam nilang paano tulungan yung bata. So yan po yung aming pino-provide taon-taon pati yung pag-assess ng hearing level, okay? So, nag-i-integrate po kami ng mga bata into regular schools, lalong-lalo na kung saan. Ma'am, na-mute ka po. Ma'am, na-mute ka po. Sayang. Na-mute po. Paulit, ma'am. Pina-practice tayo ni ma'am sa lip reading. Oo nga. Pina-practice nyo kami sa lip reading. Mabilis naman ang course namin. Crash course. Ganyan po magiging webinar natin. So, ganun ang deaf. Para... Yung nagsasalita yes. Ako, hindi nyo na-audiar, hindi nyo na-intindihan. Yes. Okay. Personal experience agad. So, ini-integrate namin yung mga nakasalita na namin. Kung palagay namin, hindi na sila pagtatawanan at hindi na sila mawawala sa klase nila. Kasi doon namin tinitingnan na sila nakakaintindi na ng lahat ng bibig ng tao at makakasagot sila sa teacher at makakasalamuha sila sa mga hearing, ang tawag namin mga hearing, mga normal students. Ayan, ini-integrate namin sila para makapursue sila ng kanilang gustong mapursue, lalong-lalo na sa kolehiyo. So sa Amerika, sa Europe, sa Australia, meron na silang mga deaf doctors, piloto, engineers, meron na silang mga university president na deaf. So hindi nila tinitingnan na mababa ang deaf. Kasi ang deaf, hindi naman sila mentally retarded. May mga deaf na mas matalino pa sa atin. May mga geniuses kaming deaf na actually deaf lang sila, malabo lang ang pandinig. Yung deafness kasi po, para siyang malabo ang mata mo, magsusuot ka ng salamin. Malabo ang pandinig mo, susuot ka ng hearing aid. So, ganun lang siyang kasimple. Hindi kasama ang utak. Okay? So, yun okay. Ang deafness na pati mga lolo't lola natin. Kanina nabanggit ni Major Ace na
di ba, ang prevalence ng deafness, meron 50 years old and above, lalong-lalo yes. na kung napabayaan natin ang alaga sa tenga natin pagdating natin ng 50, 60. Ano sabi mo? So, pinapaulit na natin yung mga family members natin, okay? Mm-hmm. So, ini-integrate namin ng mga bata at natututo sila na makisalumuha sa mga other children. Ha? Bakit ayaw na akong gumalaw? Ma'am Kit, ayaw nang gumalaw ang aking... Naghang. Naghang ang aking PowerPoint. Ayun! Ayun! Ayan. So, nagbibigay po kami ng scholarships, no? Doon sa mga mahihirap na bata kasi po expensive po itong oral method kasi merong one-on-one speech therapy. Isang teacher, isang deaf, 1 hour silang pinapasalita, dinidevelop yung speech. So yun ang expensive portion po. Yung academic classes na nandun po yung deaf ed prescribed subjects, reading, math, language, yung mga ganyan, PE, eh, mura lang po yung kahit libre, pwede silang umupo doon. Ang mahal lang po yung one-on-one speech therapy. So hinihingan po namin ng mga sponsors yan para... Bakit ganun? No, ano na daw ako? Lobat na daw ako? Ba't ganun? Yeah. Ay, naku. Ano ba yan? Naglobat. Okay, slap-top lang yan, ma'am. Slap-top lang yan, lobat. Sa energy, so, hindi. Pag nakakatagpo kami ng mga sponsors, madali naman kumuha ng sponsorship nung una. Nung pandemic, nahirap na kami kasi marami nagsaradong mga company, no? So, marami kaming nare-rescue na deaths from the public school na wala naman talaga silang kakayahan magbigay ng speech therapy nila. Pero kung may nag-sponsor sa kanila, ay natututunan nilang makagraduate from an oral school, no? So, ito rin yung mga teachers na gustong magturo ng mga deaf, parang scholars namin sila, in-invite namin sila rito, including yung mga public school teacher, to join us during summer for the special education seminars. At talagang ang heart nila nasa deaf children at nasa special children. So they become special education teachers for free. Okay? So yan po ang aming mga ginagawang initiatives. Then, we provide also public awareness campaigns. Kagaya nitong ginagawa natin, Sir Major Ace. Diba? Ito yung nagkakampanya tayo taon-taon, hindi lang during second week of November, buong taon kami nangangampanya, talagang padala kami ng padala ng email, mga videos, mga social media posts, no? Yan, so, sinasabi natin na ang mga lola at lola natin, tsaka yung mga deaf nakikita sa ibang mga sitwasyon at group or parties na iba yung parang isolated sila na hindi sila masyadong napapansin. Ayan, yung mga ear discharge natin, yung mga sinasabing merong tubig sa loob, kailangan maalis yan. So meron tayong mga gamot dyan. And then also na other campaigns like ano yung effect ng hearing damage, no? So ito yung normal hearing, dinig nating malinaw. Pagdating ng severe hearing loss, ito yung nasa baba sa orange, hindi mo na halos marinig yung sinasabi ng mga tao. Okay. So makikita naman natin dito sa panggit ng poster na pag napunta ang iyong 140 po ang sound ng isang firecracker o siguro yung baril na pinapuputok ng mga pulis, di ba? 140 decibel yan. Pag araw-araw mong naririnig yan, mula 85 decibel hanggang 140 at mas madalas mo yung binobombard ang tenga mo ng ganyang kalakas, mabibingi ka. Kaya dapat talaga meron tayong earplugs na tinatawag or kung makakagawa kayo ng earmuffs, no? Para to protect, no? So yan yung mga aming public awareness campaign. So ano ba yung aming programs and services? Meron ka nga kami Integrated School of the Philippines, Philippine Institute for the Deaf, which is preschool and high school, preschool to elementary. Tapos meron kaming Special Education Training Center, meron kaming occupational therapy na one-on-one, meron kaming caregiver support, pati mga yaya, tinitraining namin kung paano nila aalagaan ang mga
deaf and other special children. Meron kaming computer education at kung ano-ano pa, yan ang aming mga services. So ito yung aming mga, kaya nandito si Ma'am Evelyn, kita niyo ang ganda oh. Ayan ang kanyang picture. Ayan, Assistant Director Garyl Bautista. Siguro nandyan yan, kaya lang ayaw magpakita. Tapos ito si Marie Chris Ibaya, ating principal. At si Sir Ricky Bautista, ang aming guidance counselor. Siya rin yung nag-screen at nagte-test bago pumasok ang isang deaf sa aming school. So, ayan naman po ang aking mga trabaho. Marami. Kung ano-ano, labo-labo na yung trabaho ko minsan. Minsan kasama na rin dyan janitorial, di ba? Pag walang pumasok na janitor. Okay. So, next. Ito po yung aming board of directors. Ang aming chairman of the board is si Cynthia Romero Mamon. Siya po yung may-ari ng Enchanted Kingdom. Enchanted, yes. Si Dr. Ofi Karagi, kamamatay lang po niya. Siya po yung presidente ng lahat ng Polytechnic University of the Philippines. Yan, siya po. So, kamamatay lang po niya. So, hindi pa namin natatanggal yung picture niya. So, ino-honor pa rin namin siya. Si Sir Campos, siya po yung aming past chairman na siya po yung namamahala sa mga scholarships naman. So, tatlong doktor po ang nakaupo sa board. Lahat po yan mga expert sa tenga. At saka, meron po kaming speech therapist rin dyan na para katulong namin para i-assess ang mga bata't para bago namin matulungan. Okay? Next, ito po yung deafness. Ano ba yung deafness? Basta po, meron kayong hindi na naiintindihan sa naririnig nyo. Okay? Meron na kayong deafness. Okay? Ito po yung partial deafness or total deafness. Inability to hear. Hindi mo na maintindihan halos. But may mga degree po ito. Yung degrees of deafness nga, makikita natin. Yung mild, mga lolo't lola natin, 20 to 30 decibels. Yan po ang tawag sa measure of sound, decibels. Yung moderate po, 35 to 50 decibels. Itong mga moderate cases ng mga bata, pinagtatawa na rin sila sa mga schools nila pag nandun sila sa regular school. Kasi minsan, mali ang dinig niya dun sa teacher, may nasabi siyang akala niya yun ang sinabi ng teacher. So nagtatawanan at saka mali ang pronunciation, ganyan. So, kadalasan niyan, tinatanggap na rin namin sa school. Siguro mga 1 or 2 years, lalabas na uli. Kasi yung mga moderate, madali sila maturuan. Kasi isigaw mo lang yung sinasabi mo sa kanila, naiintindihan na nila. So, meaning, yung moderate, hindi siya masyadong dingi. Pagdating po sa severe, hindi na po yan ka pwede sa isang regular school. Yan yung 55 to 85 dB. Yan. Lalo na yung totally deaf, 90 decibel, hanggang 120. Pumutok na yung kanyon, hindi pa niya maririnig. Yun yun. Okay, next. Ayan. Ano ba yung common symptoms para kahit hindi kayong pumunta sa doktor, malalaman nyo na sa pamilya nyo meron deaf. Okay? Yung non or delayed responses, para ang tagal sumagot, di ba? Tapos yung kinakap yung ears na ganyan, kasi nga hindi niya marinig. Strained listening, nagsasalubong ang kilay niya, often asks to repeat the question or to repeat what you said, and then they usually talk louder than us, okay? And then yung speech defect, laging may maling pronunciation, incomplete grammar structure kasi parang bitak-bitak, word by word na lang. And then also, yung iba, makikita nyo rito, walang outer ear. Ito yung drawing, oh, wala siyang outer. Pinanganak siya na walang butas. So, pinapa-opera siya para butasan siya, para makapasok ang sound. Tapos, meron pang obstruction. Kaya nga, yung earwax natin, nagpo-produce ang tenga natin ng earwax, okay? So, hindi natin pwedeng gamitin yung Q-tips, okay? Kung gagamit tayo ng Q-tips, dapat dun lang sa opening ng ear. Hindi mo pwedeng siya ipasok. Kasi pag pinasok mo yung Q-tip, kasi nangangati tayo minsan, di ba? Ipapasok natin, kakamutin pa natin ganun. Madadamage mo yung ear, hair. May hair tayo dun sa loob eh. Follicles, nakakatulong yun sa pandinig. And then also, baka ba
ma-scratch mo yung ear canal, magkakaroon ng infection. And then also yung sinasabi ng mga experts na pag pinasok mo yung Q-tips, lalo mong pinupush sa loob yung earwax. So pag lagi mong ginagawa yun, magkakaroon ka someday ng impacted cerumen. Meaning, naipo na, nagdikit-dikit na sila rin hanggang sa kaya ka pala hindi marinig, impacted na yung earwax mo sa loob. Ayan. Kaya ang tawag doon, ear obstructions, tsaka may mga ear infections. So, pag merong school performance na mababa, dapat patingnan na natin yung mga kapatid natin o anak natin sa doktor. Baka kaya mababa nga ang kanyang school performance kaya hindi niya marinig yung sinasabi ng teacher. Okay? Ano pa yung other symptoms? Inability to repeat what was said. Indifference. Anong ibig sabihin ng indifference? Yung parang wala lang, dead ma. Kinakausap mo pero hindi sumasagot. Nakala mo tuloy si plata o ini-snub ka. Pero actually, hindi ka nila naririnig. Di ba? At saka yung ibang nag-i-use ng hand gestures, alam na natin yan. Pag nakita natin sa mga mall, deaf yun, di ba? Tapos yung delayed ang speech, meaning bitak-bitak pa yung speech, hindi siya makabuo ng mga sentences. Habitual pressing of ears, kasi meron tayong mga ear illnesses na parang may tumutunog sa loob ng tenga natin. So ginagano nila, pinipress nila, no? And then, they look closely to the speaker's mouth. Parang pag may kausap ka, tinitingnan maigi yung bibig mo, suspechahan mo na meron siyang hearing impairment. Tapos listening to a loud radio or TV, wearing hearing aid, syempre deaf yun, shy and isolated from conversations. Okay? So ang deafness po, pwedeng congenital, pwedeng acquired. Yung congenital, maaring, kagaya na sinabi ni Major Ace kanina, na doon pa lang sa loob habang kinukonceive yung bata na apektuhan na yung fetus. Okay? Yung German measles, yun ang pinaka most popular cause ng deafness. So sa Japan, meron silang batas sa Japan na kinakampanya ko ito sa DOH, ayaw nila akong pakinggan. sa Japan, meron silang batas na first trimester ng pagbuntis, huwag lalabas. Ano, Sir Louie? Bakit sila mamang ayaw makinig sa inyo? wala daw budget. Ma'am Julie, wala daw budget. Ayaw kayong pakinggan. Akala ko pingi, kaya ayaw makinig. Di ba irony of it, sila yung ayaw makinig. Mas mahirap yung ma'am kasi yung PID. Meron yung intentional deafness na pinatawag. Yes, intentional. Pero mas mahirap yun, ma'am. Kasi yung wala nang cure yun. Yung mga deaf, walang gamot yun. No choice. Yes, no choice. Sila yung may choice na ayaw makinig. Medyo. Pero baka through this program. Hindi, kailangan daw ng budget, sinasabi nila. Okay. Sabi ko, bawat ahensya, meron niya mga budget, meron naman talaga sila mga logistics, mga ganon eh. Ayaw lang nila kang pakinggan kasi nga hindi ako mataas na tao. Sinasabi natin na kung meron batas tayo na i-hold natin yung buntis sa bahay na walang labasan, bawal, mapaalaga natin yung fetus. Okay? Sa Japan, ginawa nila yan. Kaya sa Japan, wala nang pinapanganak na handicap. Wala nang pinapanganak na deaf. Wala nang pinapanganak na mental retarded. Na-arrest nila. Okay. Ngayon, dito sa atin, nung umuwi ako galing America, 600,000 lang ang deaf natin. Eh. Ngayon, 8 million na. Grabe. Kasi nga, yung congenital, nasisira yung fetus habang pinag-buntis. So paglabas, pwedeng, pagka na-expose ang isang buntis sa rubella, German measles, nakatabi mo sa jeep, pwedeng blind, pwedeng deaf, pwedeng both deaf and blind, pwedeng mentally retarded yung magiging anak. Kasi masisira nung measles yung fetus. Kaya hindi magde-develop ang mga organs. Oh. Okay? So, yung overdose or prolonged use of strong, toxic yan, mga antibiotics na sobrang lakas, nakakasira rin yun. Okay? Yung acquired naman, pag may mga ear infection, ear obstructions, mga water, mga bugs, or ear injuries,
Kaya tayo dapat hindi tayo namimingot ng bata, masama pala yun pag pinipingot, ano, masama. At saka yung binabatukan natin yung mga bata minsan pag naiinis tayo dito tinatamaan sa tenga. Hindi pwede yun, ma'am. Diba mga teacher natin pag nagagalit ka, ano ka ba? Tumahimik ka. Dati. Oo. Tapos yung years of exposure to loud damaging sound. Yung mga adults natin na nagtatrabaho sa maiingay na manufacturing companies, yun. Check yun. Paglabas nun, pag-retire nun, deaf yun. Yung mga nakatira sa home along the rilis o yung mga bahay na, na around the airports at saka around nga ng mga rilis ng tren, maingay kasi siya pagka-subjected ka dun sa 85 decibel sound level. Yes. Every day, yun ang nakakasira ng nerves. Okay? Yes. And then also yung prolonged colds and throat infections. Kasi yung ating nose, tenga, at saka throat, pagkakaduktong yan. Kung alin dyan ang may infection, damay-damay sila lahat. So pag may colds tayo, pupunta sa tenga mo yung infection hanggang ma-infect at ma-damage yung ear nerves natin. Okay? Yes. Kaya ayan, may so ear, nose, na, throat na doctor, no? Oo. Dapat kailangan pumunta ng doctor. So pag na-diagnose tayo ng audiologist na meron tayong hearing impairment, ayan, bibigyan tayo ng hearing aid. Mahalang hearing aid. Yung mga mild and moderate cases, mura lang ang hearing aid nila, mga 5,000 ang bawat tenga. Yeah. Okay? Mm-hmm. Pero yung mga profound, okay, ang mga hearing aid nun, mga 60,000 to 100,000 per tenga. Kaya yung bata, okay, parang 100,000 dito, 100,000 dito. Kaya pwede rin manakaw yun at mabenta, no? Mahal. Kaya minsan nangangampanya kami na dapat ang gobyerno magkaroon naman ng konting, you know, may budget dapat para ibigay ito na sa mga batang walang kapasidad bumili ng hearing aid para magkaroon naman sila ng, you know, rehabilitation, no? Dapat magkampanya tayo sa government niya. Yes, ma'am. Ma'am, may, tanda na, may seminar pa tayo, no? Webinar pa tayo tomorrow. Oo, bukas. Ang galing ng topic. Oo. Kasi ang galing ng topic ninyo. Kasi mahaba na tayo, di ba? Well, maliban doon, ako, actually, ma'am, I cannot stop not to look the slides. Kasi I'm sure filled pa siya. Pero let's not, you know, spoil the contents of the webinar tomorrow. Ito yung, believe, di ba? Ito yung aking last, ano, last slide. Oh, go ahead po. Pagka, pwedeng bumili ka ng bionic ear, ang tawag dahil cochlear implant. So, nag-i-implant ng cochlea, parang baterya yun, electronic yun. Ayan, ini-implant doon. Makakarinig ka na, para ka ng normal, hindi ka na bingi. Eh, kaya lang mahal siya. Ang operation is 2 million. Wow. So, hindi lahat makaka-afford yan. Hindi lang siya, ma'am, bone conduction. Wow. Hindi lang siya by bone conduction. Ayun. So yan, maraming siguradong magtatanong pa niyan. At least nga ngayon, kumbaga dati pag nakakita ka ng tao may ganyan, ano yun sa tenga mo? Ah, mahina pala tenga mo, baka maasar ka pa. Eh ngayon, ang dami na headset, Bluetooth, hindi na rin halata, di ba? So, hindi halata, parang functioning na rin siya. Pero yan, ma'am, ang dami pala talaga. Actually, ang dami kong gustong tanongin, yan bang decibels is the pitch or the loudness of one thing that you can be exposed to, bakit pag tumatanda nawawala yung high pitch. Ayan. So mga baka bukas pa doon sa webinar natin, ma-invite niyo doon natin i-discuss. Opo, target po natin is about 500, baka more pagka nag-ano pa sila. Ah, very good. Subscribe pa sila sa FB or doon sa mga Twitch channel ni DJ Gayo saka ni Sir Ace. Mas matututo sila ng mga ganito. And then yung much awaited natin na tomorrow, abangan. Tomorrow ba ito, DJ? Yes. No? Correct? 3 p.m. Tomorrow ulit, 3 o'clock na, yata. Oo, kasi yung spawn po nito is on the point na ang ating kapulisan is nandoon para po to serve and protect everyone, regardless of nakaharig, hindi. At yun nga, nasabi sa meeting kanina na, bakit kaya yung pulisan sinisigawan agad yung taong yun? Eh, kasi netizen pa naman. Di todo video, vlog ng cellphone, ano, na isang police sinigawan ng ano, ayun pala merong hearing ano. Pero of course dahil yung police din naman hindi rin niya alam paano pa i-handle, kasi just to proudly announce sa research ulit ni Sir Ace
wala pa po palang for, ever na course for the police on how to handle person hearing disability. So yung gagawin po ninyo, ma'am, tomorrow will be the first of it. First na, class na nila, klase. Yes, na klase. So malamang agawan, ma'am, sa slot niyan. So we advise you to register early. Literally, once you hear about this, no, register early. Kasi 500 slots. No, sorry po yung mga biro ko sa, ano, about sa hearing, pero it's just really exciting, no, to, ito na naman, to hear about it. What more those people na pwede nating matulungan na for the first time nakaka-rinig at nakapagsalita ng mga, you know, these sounds that we normally take lang for granted. Di ba? Oh, nakakarinig ako, okay na, di ba? Oh, okay, uh-huh. Dapat masanay ako, yung mga police pa, hindi na ako mag-hearing protection, dapat masanay ako. Eh, bakit? Pagka nagkaputukan ba, sasuot ko pa ng hearing protection? Oo so, nga. Hinilaan yung prolonged. Yeah, prolonged. Uh-oh. And then how to effectively communicate doon sa mga taong ngayon. Galing, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. It's our pleasure. Oo, baka, may, ano, tapos si principal. Yan. Then baka may meron sir Louis, to share po. Yes. Sir Louis, ano lang ako, curious lang ako doon sa principal po natin. Principal daw. Ma'am Evelyn? No. Ande, assistant director yon si Ma'am Evelyn. Sorry, si Ma'am Maricris pala. Ma'am Maricris. Yes. Ma'am Maricris, oo. Ma'am Maricris, ma'am. Yes. Very curious lang ako. Being a principal, for how long na po kayong principal, ma'am? 22. 22? 20 years? Yes, here in the institution. Oh, ma'am, magkasing haba na po yata ng serbisyo ko, ma'am, sa PNP. So I'm sure po you have a lot of experiences po dealing with a lot of students. Question lang, ma'am, no? Yes. What does one parent requires to do? Ano yung requirements po para makapasok po sa school niyo? Basically po yung requirements nila, syempre po yung assessment. It always starts sa assessment po sa guidance natin. And then we give also yung aming assessment po anong level niya po. Kayo kasi po dito yung sa school sa guidance po. Yes po, sir. Yes. So all they need to do is go there, magpa-schedule ng assessment. Mm-hmm. Okay. Sige, ma'am. Yep. Thank you. Sir Louis, baka may tanong ka. Actually, more. Gusto ko yung tanong bukas, pero basically, tayo na nasa online radio. Sabi nga ni Chairman Rannie, it's a new thing, no? Na nasa, ano tayo. Ito, palagi, ma'am, nage-headset. Ano ang advisable level? Na objectively, I can measure. Siyempre, kung tutusin, may app ba sa phone na decibel meter na I should maintain it that way? Or pag in-ear ako, may foam, may ano. Anong volume level ang safe para hindi mabilis mag-degrade yung aking hearing, ma'am? Parang kagaya ng mata, di ba ang ating normal vision 2020? Ganun rin, 20 yeah. decibel. 20 decibel dapat yung kapakinggan mo. Ma-measure. Is that 20% volume na, syempre, to your standard, no? Kaya mo sa 20 yung volume mo, pinipista mo naman. Parang ganon. Kasi meron silang chart niyan, ano ba talaga yung tunog na 20 decibel. Yeah. Kagaya nga kanina, pinakita kong chart, 140 decibel yung baril firecrackers, uh-huh. Diba? Ganon siya. Mm-hmm. So, okay. Kailangan siya hindi, kasi ako malakas ang boses ko, siguro ang boses ko nasa 40 decibel itong boses ko. Lagi akong sinasabihan ng mga kasama ko, Ma'am Julian, lakas-lakas ang boses mo. So, dapat kalahati lang ng volume ko. Hmm. Siguro, sana yan eh, di ba? Eh, kasi gusto nyo nga, marinig talaga, literally. And then, you know, with the world that you are moving in, isn't it for the deaf eh, medyo hindi natin maiwasan. But yeah, on a normal scale, so if a voice is 40, medyo regular conversation lang dapat. Yung parang, regular ako ng earpiece, parang nasa harap ko lang siya, na hindi kayo sumisigaw. Yeah, yun lang ang level. Okay, so mga below. Kasi sa TV yan ang radio. TV and radio. Ganun rin. Oo. Ah, ganun din. Oh. So yan, mm-hmm. Siguro kung may application kayo sa phone and you can basically check 20 decibels. No? Lalo na kung frequently kailangan nyo, this is your job. Diba? This is your job na magkaroon ng headset.
di ba? 20 decibels. Tapos, I'm sure I'm into safety and security then. So, if you're operating large machines and all, make sure your ear protection is rated to that. May mga nabibiling sponge na earplugs. Yes. Sponge yun. Pero pag yung sponge ang ginamit mo, naririnig mo pa rin. Kung gusto mo talagang i-block siya, meron mga earplugs na cork. Yung parang cork takol ng ano, bote. Cork na siya talagang wala na magpe-penetrate doon. So, kasi masyadong malakas na yung makinarya kung saan ka nagtatrabaho. Kumbaga, read the labels on that. So, may prescribed decibels yan na measure. And then the hearing protection that you get, meron po yung rating ng NRR, that's the noise reduction rating. The allow the decibels it can mute at a certain period of time. Yung pala inaamutan A certain period of time. And then take the frequent breaks. Yeah. So, mandatory. Tama yung frequent break. Pag sinabing 95 NRR, nandiyan ka na 8 hours. Hindi po. Wala na. Yes, lalo masisira ang pandinig nyo. And it's dangerous dahil na kung nag-ooperate kayo ng machines. Yan, ma'am. Thank you so much. Kung may asawa ka na ganun kalakas ang mga decibel ang boses, di ba? So, kailangan lagi ka talaga may earphones. Meron bang earplugs, ma'am, na hindi halata? Yes, sir. Earplugs na hindi halata. Baka ako ang ma... Earplugs, Sir Louie, para hindi halata. Para din yon sa mga iba na yung asawa nyo, snoring. Bothers your sleep. Yeah, it's also your protection. But yeah, we're just trying to make this conversation fun. Yeah, thank you so much, ma'am. Ang galing ng naisip. I'm excited for the webinar tomorrow. 500 guests. And then abangan na lang po sa ibang channel ni DJ Gail over Twitch. Mentioned po niya mamaya. And the YouTube channel and FB. No, ng ating kapulisan mention ni Sir Ace. And then, pero yung sa Zoom, para po makapag-interact, magtanong kayo, we'll do our best. Ma'am, sir. Break. Sir Ace. Breaking news. Kakatawag lang sa akin ni Sir Baraceros. Approved. Sir Noel. Approved tayo tumungo. Approved. So 1,000! Ay, ang galing! Thank you! Oh my God! Sir, buti na lang. What does approval mean? Does that mean the 1,000 na ba nag-usapan natin? Open now? Hindi ma'am, they will be sending me the Zoom link. Ang assumption ko po dito is 1,000 yung slots dito. So, hopefully po ma'am, sir, tomorrow's activity po natin, the first time ever po na that this webinar will be done, the depth sensitivity training for the Philippine National Police personnel. Okay. So, yun po yung sinad ni Ma'am Julie and hopefully po ito po ay matuloy. Hindi na hopefully, matutuloy na po ito. Matutuloy na po ito and I'll just be sending later po and then po-post po namin sa Facebook pages po natin yung pong ating Zoom link. Magpaparegister po tayo para sigurado at di naman po tayo magkaroon ng bigla na lang may pumasok doon at kung sino-sino. Uh-oh. So anyway ma'am may question pa po ako ma'am kay assistant director ma'am kay Ma'am Evelyn naman po. Kay Ma'am Evelyn. Oh, isang question lang po yung sa akin. I was just wondering ma'am, magastos ba ma'am? Magastos ba ma'am kunyari ako yung parent. I have a child who either is deaf or nawawala na nakakaroon na siya ng hearing loss. Is it really expensive for us to enroll po on a special school or wag na lang siya mag-aral, di ba? Libingin naman siya so ako na bahala sa kanya. What do you think ma'am is a better choice? Yes sir, when it comes to expensive po. Paano na rin po kayo ng paaral ng college? Kasi aside po sa sinasabi ni Ma'am Joy kanina, academic, meron tayong one-on-one or yung speech therapy. So, to give an estimate, talagang lumalagpas tayo sa college course, tuition, for one whole semester. Pag para ka na rin nagpaparal ng medicine, the lawyer. Pero ma'am, is it true ma'am that by virtue ma'am of this foundation, these children, although mahal po yung scholar, mahal po yung tuition fee, are they becoming scholar po ng by virtue? Makakapag-apply sila. We accept scholarship po. Mag-a-apply po sila ng scholarship. And the criteria
be recorded is, number one, they must be the poor to the poorest. Kailangan po pataas ang kanilang intelligence. At yung number three, at pinaka-importante, they must submit a BIR annual income tax return. Kasama na rin yung DSWD. Yun ang importante. Kasama na rin yung DSWD indigency certificate. Okay. Kasi yun ang pinapasa namin dun sa sponsor na kinakatok namin. Na itong batang to, napakatalino, promising, so masarap siyang paaralin. So ma'am, may question in relation ma'am to that. Ako ma'am, meron tayong 230,000 na PNP personnel. Right now, kami ang may pinakamalaking bilang ng personnel na hinahire ng government. So with that 230,000, I would like to think, no, baka ilan po dito sa mga kapulisan natin, it's either meron po silang magulang o meron silang anak na sabihin na natin na punta po sa ganitong kategorya na deaf or hard of hearing. So let's say for example, ma'am, gusto nilang ipasok yung kanilang mga dependents po sa school niya. Do you think, ma'am, is there a possibility, ma'am, na magkaroon na maging scholar sila? Oo. Yes, ma'am. Kasi kukunti lang naman talagang income ng isang pulis, di ba? Hindi ma ko-compare yan doon sa mga nasa corporate careers, no? But then, kailangan pa rin siyang dumaan doon sa prosesong magsasubmit siya ng ganito, mga dokumento, nag-a-apply siya ng scholarship. So meron pong, sa board of directors, meron pong pupunta, titingnan kung saan sila nakatira. Baka Corinthian Plaza nakatira yan, di ba? Nag-a-apply ng scholarship, pero tatlo ang kotse, di ba? Meron pong mag-investigate sa kanilang social worker. So okay. Pagka yun natapos pa, mga proseso nun, mga 2 to 3 months or something, so dun pa lang siya mabibigyan ng scholarship. Kasi mahirap namang manloko tayo ng mga sponsors, no? Halimbawa, sponsor ng Metrobank Foundation, tapos biglang nandun pala tatlo pa lang kotse, di ba? So mahirap 'yon, kawawa naman yung sponsor. They think that they're helping the indigents. Ang ano ko lang kasi ma'am, kasi kanina i-coconnect ko lang po yung sinabi ni General Baraceros. Uh-oh. That they have the Bayaning Police Foundation. So what I can say about it is they are resource mobilization. So baka po makatulong po sila. Baka po kunyari may mga pulis pwedeng po tayo. Kami pa-partner kami sa foundation na 'yon para matulungan yung kahit sinong anak ng pulis. Okay po ma'am. Pamilya ng pulis. Oo. So Ma'am Gail, Ma'am Sir Louie, 'yun lang po. That's it for me. I think wala na po akong tanong. All right. So, thank you very much for our Usapang PWD. More updates, and tomorrow we're going to learn some basic sign language, I guess. Tama po ba, Ma'am Julie? Tuturuan niyo kami tomorrow. Opo, meron tayong bisitang interpreter at saka deaf na magtuturo sa atin ng Filipino Sign Language. Amazing. Ako sobrang interested ako talaga kasi gusto ko ma-develop yung kahit sign language, kasi minsan kahit sasabihin mo hindi ka pa rin maintindihan, so siguro minsan it's better, di ba Sir Louie, na minsan sign pag-aralan language natin yung kanilang sign language kesa yung magkaroon ng miscommunication. Wonderful. So medyo nga naisip ko lang ngayon, at least yung dalawang police pa nag-communicate na may raid or what, pwede sila mag-sign language, hindi sila madidetect pag yung deaf pag nakita si Ma'am Gail, sasabihin ng deaf niya beautiful. Ganyan. Beautiful. Pag nakita ng deaf yung mukha ko, sasabihin nila ganoon, pangit daw. Uy, grabe naman. Ay, grabe naman yan. Sobrang. At saka mahilig yung mga deaf, alam mo Ma'am Gail, mahilig yung mga deaf, halimbawa ikaw G, no? G yung pangalan mo, Gail, di ba? At maganda ka, gagawin nila yung G mo, gaganyan mo. Yung si Gail, yung Gail na maganda. Ako naman ang tawag nila sa akin, J. Julie, ganito, J. Lalagay nila sa ulo yung matalino. Ay, okay. Oh, eh, paano po pag A? Tayo. Paano pag A? Ace. Ah, Ace? Letter A, ganyan. A.
Baka dito, yeah. Kasi may badge. Pwede, no? Hindi, si Ace. Kuha ko si Ace, dito yan pupunta rin. Ah, dito? Eh, paano pag sa Louie, yung L? Si Louie? Bibigyan well, na kami sila. Si Louie, oh, Louie. Laban. Laban yan. Ang galing. Oh, at least. Pero mga tip, kasi pag nakita lang, oh, si Louie, na maputi ang buhok kasi different ka sa normal na yan. Siyempre, lalagay nila, Louie, yung gano'ng maputi ang buhok ka. Pero ano mga nilalabel nila sa atin, kala mo? Mga so, hindi normal pala pag puti buhok. Siyempre. Tama-tama, abnormal ako. Tama-tama. Huwag mo sabihin abnormal ako dahil puti rin buhok ko. ma'am, sir. Yes, sir. Breaking news. Go ahead. Nasend ko na yung link doon po sa Deaf Sensitivity Training. So, nandiyan na po. Wow! So, we're officially online tomorrow at 2:45. Oh. Mag-open na po sila. Yeah, and then, they're going to invite all the Police Strategy Management Unit all over the Philippines po yun. So, mula Luzon, Visayas, and Mindanao, may audience po tayo tomorrow that will be watching us. So, paghandaan po natin yan, ma'am, sir, tomorrow. So, gagawin ko na po yung aking trabaho. Mamaya-maya lang pagkatapos po ng ating Coffee Monday. Sir Louie, wag mo kalimutan, moderators tayo tomorrow. We have to log in as early as 2:45 para para hindi tayo maubusan ng slot. Baka tayo hindi makakapasok, di ba? Okay. Alright. Na buko, pero hindi pa naman ako makalimutin. Pero thank you. Sige, bukas. Thank you everyone. Thank you. Yeah. Thank you so let's much. Hear your final thank message you. Of course from Ma'am Julie final para message. Sa ating usapang PWD before we move on to our usapang admin. Kung meron pa, Sir Ace. All right, Ma'am Julie, naka-mute your final pa, message please. Yeah, Ma'am Julie, sayang naka-mute po na naka-mute po kayo, wala pong interpreter. Grabe, tinitesting na naman tayo si babasahin ko tong lips ni Ma'am. Sa lahat ng mga nakikinig, kahit pinanganak tayong normal sa pandinig at sa lahat ng senses natin, pwede rin tayong masiraan ng pandinig, ng mata at kung ano-ano pa. So alagaan natin ang sarili natin. Alagaan natin para hindi natin haharapin yung mga challenges na hinaharap ng mga deaf brothers and sisters natin. So bukas natin pagpapatuloy. Maraming salamat po. Thank you so much. We'd also like to hear of course from Marie Chris Ibayan. From Sir Desguerra Memorial Foundation for her final message, and of course from Evelyn Kataga naman po. Yes, this is really a great opportunity to share to everybody our mission and vision about the school. Thank you so much for inviting us. Thank you very much for having us. Thank you very much once again, ladies and gentlemen, ating pong mga special guests for today. See you tomorrow for our webinar for the PMP Deaf Training. Up next, mga kaibigan, let's have our Usapang Admin, brought to you by, of course, Coffee Mondays. Here's Police Major Ace Salvacion. Take it away, Sir Ace. Wait lang, ma'am. Wait lang. Sige lang. Akala ko, Sir Ace, magsa-sign language ka na eh. Kinabahan na ako doon. Naka-disable na naman ako. Ay, oo nga. Sabi ko nga, Sir Louie, kasi nire-remind. Grabe. Ano ba yung Disability Act na? Sige. Meron kaya training para sa ganun? Ako na naman ang nasis. Ayos. So, go. Yes. Okay, sige ma'am. Kita na ba? Yes. Okay, pag-usapan natin para sa usapang admin po. No? Ito ay galing po kay shout out ko lang yung aking matikas na admin PNCO dito sa PRMS, no? Si Jordan. Ah, si P.O. yung ating matikas na matikas. So, ito pre-present niya last week at ito po yung naging usapang admin po namin. At ito po yung entitled na is Retirement and Separation Benefits for the PNP Personnel and Their Beneficiaries. Oh, ikaw ba'y magre-retire na? Ikaw ba'y 56 years old na? O ikaw ba'y naka 20 years na in the service? Aba, kung gusto mo mag-retire, ito na ang usapang admin para sa iyo. Okay, so hindi ko na sasabihin ito. Ano? So this is based on Republic Act 6975 as amended by 8551. Ngayon, meron din po tayong mga board resolution, no? Number 8, implementing rules and guideline on the purpose of implementing the retirement provisions of 6975 and 8551. Ngayon, ano-ano po ito? Section 39, compulsory retirement. Ano po yung compulsory? Wala kang choice. No? Wala kang choice. Mandatory.
ang police po, kami po ay walang forever. 56 years old po, wala na. That's it. Kailangan na ho namin mag-retire. Katulad po ni Chief PNP, Police General Eliazar, last Friday, November 13, siya na po ay 56 years old. So, kailangan na po niyang mag-mandatory retirement. So, ano naman po yung optional retirement? Well, optional retirement naman po, pag naka-reach na po ang isang PNP officer ng 20 years. Tulad ko po, naka 21 years na po ako. So, I'm eligible for optional retirement. I can say goodbye and then ako na po ay retired na. Ngayon, ano naman po yung total permanent physical disability retirement? Pwede naman po mag-retire ang isang pulis kung kayo po ay nagkaroon ng malalang sakit. So example po, kayo po ay nadisgrasya, wala pa po kayong 20 years, wala rin po kayong, hindi pa po kayo 56 years old. Pero dahil hindi na po kayo makapag-function doon sa mga regular duties po ng and responsibilities ng isang pulis, tulad po, paano ka magpapatrolya kung kayo po ay nalumpo na? So, hindi po pwede. So, dito po papasok ang TPPD. So, ibang klase naman po yung pag-retire niyan. So, for the purpose of one rank higher, ito po yung ibig sabihin naman po neto is, let's say ako po, major po ako, no? If I retire, usually I'm one rank higher in terms of benefits. Nung araw kasi, pag nag-retire, one rank higher, so lieutenant colonel ako nung araw, noon yun. Pero dahil sa bagong batas po ng RIC 6975, pag nag-retire po ako, major pa rin ako. So, police major, Magilas, S. Salvacion, retired. Pero ang sweldo ko, ay yung pension ko pala, ang makukuha kong pension is pang lieutenant colonel. So, ganun po kasimple yun. So, nakasaad din po dito sa 6975 Section 75 yung retirement benefits. Basahin na lang po natin, mahaba po kasi yun. So, ang susunod po is yung death and disability benefits and longevity pay benefits. Ito mong longevity pay benefits, dito po pumapasok yung for every 5 years po ng aking service, tumataas po yung aking sweldo. Wow! So, for a maximum of 25 years. So, pag naka-fifth long pay, ang tawag po namin, page nung araw. Pero long pay po. For every 5 years that I am in the service, meron pong inaangat yung sweldo namin for a certain percentage. Okay. Sa mga, yun pong kanina nabanggit ko, para po sa uniform personnel yon. Sa PNP, meron po tayong tawag, may po tawagin tayo is non-uniform personnel. Pag ito naman po ay NUP or non-uniform personnel, meron din po kayong retirement. Ay, by the way, ma'am sir, hindi ko po alam before. Ngayon, nalaman ko na. Buti na lang nagkaroon kami ng usapang admin na meron din po palang retirement benefits kung ikaw po ay isang NUP. So, sa mga kasamahan po nating NUP, akala nyo wala po kayong retirement, meron po. This is under the GSIS mode of retirement. So, ito po yung mga batas na ito. Basahin na lang po natin pag may time. Yung 8291-7699-1146-166 at kung ano-ano pa. So, screenshot nyo na lang po ito. Okay. So, marami pa pong iba and I think we're out of time. I'm very sorry. Marami pa pong sanang magandang usapan retirement. Pero siguro in the future, we will have our own usapang retired police naman ang pag-usapan natin, no? So so that's yan. It financial management, yes. Oh, tama natin doon. Oh, nga, hindi ko makita yung mga numbers kanina, sir. Eh, sayang eh. 'Di ba? Tuloy natin yung next week. Next week. Yung salary. Abangan ninyo yan. Yes. Ayan, oh, Standardization Law 2021. Ayan. Pagpatuloy natin yan, mga kaibigan. Next Coffee Mondays. Ayan, that's going to be on November 22. Ayan po, abangan yes. Nyo po yan. Yan po mga kaibigan, ang ating mga updates for today sa ating Coffee Mondays. We had the Police and Health Calendar updates, RAGPTD updates, PNP and Health News, RMDU, OOBP updates, Usapang PWD, and of course, Usapang Admin. Ayan po. And finally, we would like to share our quote for the week. Let me start off with this quote from Lawrence Stern, which says, "To have respect for ourselves guides our morals, and to have a deference for others governs our manners." Sir Ace, alam ko marami kang sinishare ng mga quotes. You may do it now. Favorite ko yung kanina sinare mo eh. Yung kanina lang na quote ni Simon Sinek, no? Together is better.
Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, okay, together is better talaga. Talagang maganda talaga, di ba? So, together is better. Oh, join us talaga. Every coffee Mondays. Yes. Para hindi kayo lumiban sa mga information na ganyan. At di ba, we're doing our best to make it exciting for you. Every week, may matututunan, may mga feature tayo na, you know, you can nag-attend ka ng seminar bukas. You're the first batch to ever, yes, di ba, undergo this. Kaya ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam na yan. Good job, Sir Ace, yan ang nag-spearhead niyan and partnership with the RAGPTD and pong advisory group, okay, regional advisory group natin na you know, always in support of great ideas. Pag ano, implement agad natin. And through this Coffee Mondays, our radio program, yari po, every Monday, supposed to be an hour, but napaka-exciting, hindi po talaga ma-contain. No? Thank you for involving your time. Sila, Ma'am Julie, General, Barry kasi maano sa akin, Baraceros, di ba? Yes. Sir Barry. Barry kasi from there. Yan, o. Kaya nga, ano eh, actually, kilala ko rin yan kasama dati si ating bagong Chief PNP. Sa kanya ko talaga na-pick up yan na pagka tinawag siya ng Kaloy, alam niya kasama sa servisyo yan. Kasi ganun ang tawagan, medyo may rotation dun sa surname. Pero pag tinawag siyang Jonard, alam niya, kaibigan niya from the start, posibleng kababata and all. And I guess, ganun din kay Sir Barry. So, kanina, saan ko ba't Noel? Tapos, Barry, thank you, sir, for all the movements that you did. You moved heaven and earth para po matuloy yung mga yan, your support, your time, at pagiging consistent na po, sabi nyo kung if you'll be blessed with more time, sir, sa ano, for the Coffee Monday, sama po kayo. Ma'am Julie, thank you so much, along with your staff, maraming salamat po. Yeah, hey, thank you also, of course. Oh, yeah, Chairman Rannie. Of course, Rannie, of course. Thank you. Oh, masaya si Rannie ngayon. Oh. Oh, kasi naka-live si Chad eh. Si Chad Warren naka-live. Nice. Gusto ko talaga mag-join. Get well soon, RR. Another RR. Ayan, God bless you and yeah, we'll keep on praying for you. Yep. So thank you so much once again, mga kaibigan. Any final messages pa ba? Meron pa ba tayong nakalimutan, Sir Ace? Sir Louis? Wala na. All good. Oh, at talagang oras sa pag-excitement. Yeah, super overtime. But I hope that you had a great time and nawa marami kayo natututunan. Of course, next week po, more updates. And tomorrow, hindi ko alam kung sino makapag-join. Swerte po makapag-join sa ating webinar for the PNP Deaf Training. This has been your host, DJ Gail, together with DJ Gray. And of course, Sir A. Salvacion dito po sa ating Coffee Mondays. God bless everyone. Enjoy the rest of your Monday. Of course, with your family and friends. Maraming salamat po. God bless you. Bye, guys. Thank you. Thank you. See you. Bye-bye. If it is too loud, you're too old. Radio 100.7. From the capital city of the Philippines. On air and online. On air and online. The station that plays the biggest hits. This is Manila's Radio 100.7. Of Online Broadcasters of the Philippines.